Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Hi, good morning po sa ating lahat. Magandang Lunes. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil po sa napakagandang araw natin. Masigla tayo, buhay, at lahat po ng taga-suporta ng FAI, huwag po kayong mag-alala. Dahil alam ko tayo po ay magtatagumpay at papagkaloob ng Panginoon natin ang Fabunan Antiviral Injection pagkat ito ay alam kong solusyon at makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Huwag na huwag po tayong mag-alala. Keep praying at alam ko nandyan ang tagumpay po sa atin. Salamat na pala sa nag-design nito. Credit sa kanya. Pero linagay ko lang doon, FAI will save the world. FAI is life. Okay? Heal the world. Alam niyo po, napakaganda yung ating hangarin. Ito po ay talagang pagtulong sa ating mamamayan. Ito po ay nakikita namin na magbibigay ng solusyon sa krisis na pinagdadaanan natin. Ngunit, ano po ang nangyayari ngayon? Hindi po yata maganda ang ating nararamdaman at nakikita sa ating Department of Health at Food and Drug Administration. April 1, na-issuehan na po ng cease and desist order. Itong Fabunan antiviral injection natin dahil sa mga violation na binigay sa kanila ng Food and Drug Administration natin sa Region 3. Inilit po namin mag-comply. At ngayon, nagkaroon ng LTO. Pero yun po is to import. Why? Dahil po walang produkto dito. Wala na yung gumagawa. Nagsarado na yung gumagawa dati dito. So meaning, dating ginagawa ang protein na yan dito sa Pilipinas. May BFAD approval po yan. Hindi po yan illegal na gamot. At yan po ay talagang FDA approved sa ibang bansa. So tumagal. Nagkaroon ngayon ng maraming attempt na mga clinical trials pero hindi po nangyari dahil questionable po tayo sa CPR. Sinasabi ng DOH natin ngayon, kahapon, na hindi pa tayo nagsasubmit ng CPR. Oo, ginagawa namin. Meron kaming application na ginawa. Sinubukan namin sa system nila, online application. Mahirap po talagang gawin kasi maraming kulang. Pag kulang ang isa, wala na, hindi na makapag-proceed sa next step sa online nila. So yun po ang mga dahilan bakit hindi po namin mabasta-basta magawa ang CPR dahil talagang napakarami po ang requirements. So ito po ba ay talagang threat sa DOH natin? Bakit po sunod-sunod ang panawagan ng DOH? Sunod-sunod ang advisory ng DOH? Nababahala nga po ba ang DOH sa Fabunan antiviral injection? Ang mga katanungan, karamihan ng nagtatanong, ano ang dahilan? Yan po ay hindi natin malaman kung ano ang dahilan, pero maliwanag na lumalabas na mismo sa kanilang bibig sa aking nabasa na pahayag ng DOH ngayon ay priorities nila ang abigan. Ito po ang Fabunan antiviral injection. Ay, alam kong malaki ang may tutulong nito dahil nasubukan na nga po yan. Ngayon, ang pinapalabas nila sa kanilang mga advisory at kahapon sa balita na sino mang gumamit o sino mang doktor na tumulong o gumamit nito ay magkakaroon ng legal liabilities o kakasuhan yung mga gagamit nito. Napakasakit mga kababayan na ganyan ang panawagan ng ating DOH. Pagkat ang sambayan ng Pilipino ay talagang kumbaga dahil po rin sa ating mga taxes ay nagkakaroon sila ng sahod. Tayo po ang nagpapasahod sa kanila. At may mga sinumpaan po sila para sa bayan. Nasaan ang kanilang mga pagmalasakit sa ating mga mamamayan? Bakit nila hahadlangan yung mga taong gustong gumamit at napagaling na ng Fabunan antiviral injection? Tama, dadaan tayo sa batas. Dadaan tayo sa mga rules ng FDA.
Pero nasa panahon tayo ng pandemic ngayon at tayo ay dumadaan sa krisis. Tayo ay nagsasakripisyo, lahat ng tao, mamamayan, lahat, pati gobyerno. Ngayon, ginagawa lang namin kung ano yung pwede na maitulong sa ating gobyerno at sa mamamayan. Yung rights ng tao na mamili ng gusto niyang gamot pagka siya ay nagkasakit, ipagbabawal po ba natin yon? Masama po ba yon? Kasalanan po ba yon? Na ang tao ay mamamatay na at may karapatan siyang mamili ng gusto niyang gamot, kasalanan po ba yon? At yun po ba ay kakasuhan nyo? At huhuliin ninyo? Sana po mag-isip-isip naman po tayo. Kaya sinasabi ko, parang hindi na tama ang nangyayari. Kinakain na tayo ng maling sistema. Bakit po sa ibang bansa? Bakit sila nagtutulungan? Ang Israel ngayon, ano ngayon? Nagtatagumpay sila sa dexamethasone at procaine, ginagawa na nila. At sa paniniwala nila, dahil sa mga na-infect na naturogan nito at gumaling, ay doon sila makakakuha, makakadevelop ng vaccine. Yung tinatawag na monoclonal. Yan po sa Israel ngayon, ginagawa nila. At meron na rin sumusubok na ibang bansa ng dexamethasone at procaine. Na yan ang sangkap ng Fabunan antiviral injection. Mahirap po ba na pagbigyan natin, na tulungan natin? Kasi kayo po na nasa DOH at FDA, nasa inyong kamay ang bola, nasa inyong kamay ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Sinasabi ninyo, ang abigan ay under clinical trial, under experimental pa po yan. Etong Fabunan, 30 years na nasubukan. Bakit hindi nyo gawin mag-imbestiga? Gawin ninyo lahat, gamitin nyo lahat ng resources ninyo na mag-imbestiga at tignan at tulungan natin. Wala pong masama kung ano po ang maibibigay niyan, kabutihan ba o kasamaan, para magkaalaman. At naniniwala kayo sa mga sabi-sabi sa iba dyan na nagpopos na ngayon ay ginagamit, paano po nila magamit? Nakasealed na po yan. Inisyuan nyo ng cease and desist order noong April, tapos ngayon nag-issue na naman kayo ng cease and desist order, tapos sasabihin ninyo naniniwala kayo sa mga naipopos sa social media. Matagal na po yan na nag-injection, hindi po ngayon yan. Wala pong ginamit ngayon. May mga tumatawag doon, may mga gustong pumunta doon. Wala silang magawa dahil hindi naman po nagbukas ang mga doctors natin. Ngayon po, isang tanong lang po. Bakit ayaw ninyong tulungan ang mga doktor natin, Dr. Fabunan? Kayo po ang makapangyarihan, nasa inyong kamay ang desisyon kung gusto nyong tulungan. Maraming paraan kung gusto nyong tulungan, pero marami kayong dahilan dahil ayaw nyo silang tulungan. Nasa pandemic po tayo. Nasaan yung sinasabi ninyo na magkaisa? Bayanihan app, nasaan? Nasaan ang bayanihan app? Nasaan solidarity trial? Nasaan? Ano po ang ibig sabihin yan? Ako po ay talagang, ito for personal na opinion ko. Ako po narito para ihayag ang aking personal na opinion. Huwag niyong masamain dahil ang nanganganib po ay ang ating bayan, ang mamamayang Pilipino. Ang presidente natin, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ang senator natin, Senator Bongo, President Rodrigo Duterte, Senator Bongo at iba pang mga senator at iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, nasa inyo pong mga kamay. Dahil kayo po ang pinakikinggan nila, DOH at FDA. Sana po magdesisyon kayo, magbigay kayo ng tamang impormasyon sa ating Pangulo para malaman niya kung ano yung totoo. Maraming salamat po sa mga supporters natin. Huwag tayong bibitaw. Tatayuan natin ito at ipaglalaban natin ito dahil ito po ay totoo at hindi kuro-kuro. Yan po ang hamon ko. Kung gusto nyong talagang patunayan, bakit hindi kayo makipag-collaborate sa mga doktor natin para hindi haka-haka lang at nagpabase lang kayo sa dalawang gamot na yan. Malaman nyo kung ano ang totoo. Hiling, kung gusto niyo talaga, dalhinin yung mga expert ninyo, mga scientists natin, mga doctors natin, makipag-collaborate. Yan po ang nakikita kong bayanihan at magtulungan. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong
sa lahat ng sumusuporta. Saludo ko sa inyo. Binabati ko ngayon ang ating mga kaibigan na nasa iba't ibang bansa ngayon. Mabuhay kayo. JR, si Rose, yan, nagpapashout sila ng ating mga supporters. Evangeline Rodrigo dyan sa Hong Kong. At si Ma'am Elsa sa Australia. At si Ma'am Myra Changchang sa Japan. At iba't iba pang mga kaibigan natin dyan. Ang ating mga kaibigan sa PPSA, officers and members, shooters, peace smoke shooters, officers and members, at lahat po ng mga classmate natin sa Umansilang 2008, mabuhay kayo, PNPA. At ang Sambisig class ng 91, batch 91, mabuhay po kayo. Ang ating mga kaibigan na nasa gobyerno ngayon, mga frontliners, mga doctors, saludo po ako sa inyo. At sa lahat ng mga vloggers natin, Idol Rio, mabuhay kayo, Kabibig, si Dante Maravillas, maraming salamat po.